Ang probinsya po ng Pampanga ay binubuo ng 22 mga bayan. 19 dito ay mga munisipalidad at 3 naman po ay mga lungsod. Ito po ang buong kasaysayan ng kanilang pinagmulan at pagsisimula. Enjoy! Na-establish ang bayang ito noong October 31, 1594 bilang Porac with a Q, kung saan ang ilog sa kalapitbayan ng Florida Blanca ay dito rin kabilang. Nanggaling daw ang pangalan ng bayang ito sa isang uri ng puno na napakarami noon sa lugar, ang puno ng Porac. Kinaniniwalaan na ito daw ay ang earliest town sa lalawigan bago pa dumating ang mga Kastila at formal namang kinilala noong September 16, 1867. Inilarawan ang bayang ito noon bilang maburol na lugar at nasa gilid pa ng bundok. Minsan na ring nanuyo ang lupain nito dahil sa pagkaubos ng tubig na dumadaloy sa bundok Batchawan. Kinailangan tuloy na lumikas ng mga sinuunang residente noong araw papunta sa tabi ng Porac River para mapalapit sa tubig inumin. Taong 1853 nang ang settlement sa Porac ay lumobo sa 5,500 katao sa 6 na orihinal na barangay nito. Ang Dolores, Mitla, Manibao, Pulong Santol, Piasipio at Salu. Yumabong ang sektor ng agrikultura sa mga unang taon ng 19th na siglo. Meron na daw itong functioning local government na may sarili pang simbahan. Nariyan pa ang proteksyon ng mga mamamayan galing sa mga gwardiya sibil laban sa mga itinuturing na banta sa kanila noon, ang mga baluga. Kapansin-pansin din umano na halos mga Spanish mestizo ang mga nananahan dito noong araw dahil yan sa mga Kastilang nakapangasawa ng lokal na residente. Ang Candaba ay isa sa pinakamatandang bayan sa lalawigan ng Pampanga. Ilang siglo na ang nakalipas bago pa maging Luzon ang Luzon. Magandang tanawin, sariwang hangin, mga migratory birds, masasarap na lutuin. Borong kanin, borong talangka, tilapia, hito at pakwan. Ilan lang yan sa mga pagkakaalam natin sa bayan ng Candaba. Pero bakit nga kaya tinawag na Candaba ang Candaba? Unang kwento, ang sinaunang paglalakbay ng mga tao sa Candaba noong araw ay batay sa 2 paraan. Ang paralaya o pagpunta sa bundok Alaya at parawa, pwede ring paroba, na pagpunta naman sa Dawa o Candawa. So ibig sabihin merong dating bundok sa Candaba na kung tawagin ay bundok Alaya. Pangalawang kwento, ang Candaba ay tinawag na Candawa. Dahil ang Dawa noong unang panahon ay parang isang malaking irrigation canal na sinasalo ang mga tubig ulan. Nang isinali ng mga Kastila ang pagsulat sa wikang Espanyol, ang Candawa ay binigkas na ng mga tao bilang Candaba. Para sa mga naghahanap naman po ng super authentic yet very affordable takoyaki, meron po kami niyan dito sa Candaba. Pwedeng-pwede po kayong mag-visit sa inyong free time. Open po kami palagi from 11 AM till 7 PM. Paki-visit nyo rin po ang aming Facebook page sa Yuhatoki for more details. Dahil nagdi-deliver din po kami sa nearby areas. Kita-kits! Pangatlo, ang ilang mga mananaliksik na Kapampangan ay nagsabing ang Candaba umano ay nagsimula sa Dawa o Milet, isang uri ng butil na mas maliit pa sa bigas. At dagdag pa nila, ang pamumuhay sa Candaba nung araw ay mas luma pa sa luma. Pangapat, ayon sa mga kwento, ang mga Candabeño sumano ay nanggaling kay Mandasig. At ang kanilang ninuno ay walang iba kundi si Malangdi, na asawa naman ni Malangsi. Ang tatang ni Malangdi ay si Balagtas. At ang lolo niya ay si Bulkia, na pinuno ng Brunei na sumalakay at nakatalo kay Lusunggo sa bayang ito noong 1571. Panglima, base sa alamat noong unang panahon, may isang higanteng nagngangalang Cargen Cargon ang nakatira sa bundok Alaya na kinilalagyan ngayon ng Pinak sa Candaba. Ang friendly giant na nagpapahintulot sa mga mamamayan ng Candaba upang makapanguha ng mga punong kahoy para sa kanilang mga ginagawang tahanan. Ngunit napag-alaman niyang ito'y inaakselang ng mga tao, kaya nagalit si Cargen Cargon at inilipat ang kanyang bundok doon sa Arayat. Hindi nagtagal at ang pinag-alisan niya ng bundok ay napuno ng mga tubig ulan at ito na yung naging Candaba Swamp. Panganim,
Ayon kay Dr. Juan P. Gatbonton, isang mananaliksik sa pinagmula ng Candaba. Ang Candaba daw ay nagmula sa salitang Candawe, ang lugar na malapit sa Sitio Calumanas noong araw. Hindi naglaon dahil sa pagsasalin-saling bigkas ng mga tao, ang Candawe ay naging Candaba. Pangpito, ang Candaba ay nagmula sa salitang Candaba. Kang, salitang Kapampangan ang ibig sabihin ay nakatatanda. Pwedeng kuya, ate, manong, manang, tito o tita kung sikretoon kayo ng anak nila. Habang ang daba ay isang malaki at matabang paso o tapaya na imbaka ng tubig noong araw. Last, ang Candaba ay sumailalim sa lupaing encomienda under the name of Royal Lieutenant Amador de Ariaran at ipinareserba ang bayan na ito para sa hari ng Espanya. Dahil sa taglay nitong antique vibe at tinawag nila itong La Castillilla or Little Castle. Ang bayan ng Santa Ana, Pampanga ay dating kilala sa pangalang Pinpin na pinaniniwalaang nanggaling sa isang prominenteng Chinese sa lugar. Napakalaking bayan ng Pinpin noong araw kung saan halos kagubatan at kawayanan ang lugar na ito. Pinaniniwalaang ang ilan sa mga residente dito ay mula sa mga kalapit na bayan ng Dayat, Candawe, Nuevo Mexico, Apalit at Angeles. Sila-sila'y nagsipaglinis ng magubat nitong kapatagan at dito'y nagtayo ng kani-kanilang mga tahanan. Hanggang sa dumating sa Pampanga ang mga Kastila noong 1571 at madiskubre nila na may malaking komunidad na pala at sibilisasyon sa lugar nito. Hindi naglaon ang bayan ng Arayat ay nagkaroon ng extension o bisita ng kanilang simbahan dito sa Pinpin noong 1598. Isa itong kapilya na yari sa mga light materials. Halos 2 siglo din ang dumaan nang ang simbahan na ito sa Pinpin ay mahiwalay sa Arayat at ialay ito kay Santa Ana, ang patron ng mga kababaihan na kalaunay magiging pangalan na rin ng kanilang bayan sa taong 1756. Dahil ito sa kagandahang loob ni Father Lorenzo Guevara at sa tulong ni Father Alonso Forero. Ang Santa Ana at ang baryo nito na San Nicolas Cabagsak ay nagkaroon ng alitan tungkol sa lupain. Ito ay nang magpasyang humiwalay nito sa bayan upang makapagsarili. Natalo kalaunan ng Santa Ana sa Real Audiencia ng mga Kastila laban sa Cabagsak noong 1761. At naitatag sa taon ding iyon ang bagong bayan ng San Luis. Napasakamay naman halos ng San Luis at iba pang mga nakapaligid na mga bayan sa Santa Ana ang mga dating baryo nito. Dahil dito'y kapansin-pansing lumiit na ang land area ng Pinpin sa panahong kasalukuyan. Pinaniniwalaan tuloy ng ibang mananaliksik na ang ibig sabihin talaga ng Pinpin ay laid aside o sa Tagalog ay ang isinantabi, iniwan o isinawalang bahala. Ang San Luis ay isang bahagi lamang ng napakalaking bayan ng Pinpin na ngayon ay Santa Ana, Pampanga. At kilala ito sa pangalang San Nicolas Cabagsak. Ang pangalang San Nicolas ay bilang parangal sa naging unang kura-paroko ng simbahan, si Father Nicolas de Orduno. Habang ang Cabagsak ay pinagsamang salita ng kabag at bagsak o bagsakan ng kabag, na sa salitang Kapampangan ay nangangahulugang lugar na pinupuntahan ng mga paniki. Ang katimugang bahagi na ito ng Pinpin ay napahiwalay dahil sa pagpepetisyon ng mga naninirahan sa lugar noong araw at sa rekomendasyon ng mga Espanyol na si Fiscal General Don Sebastian Martinez at Assessor Commissioner na si Juan Joseph Itra at sa pagpapatibay ng kautosang inilabas ng Presidente o Gobernador General na si Miguel Espeleta. Valentine's Day, 1761. Nilikha ang bayan ng San Luis, Pampanga, na ipinangalan kay Patron San Luis Gonzaga o Saint Aloysius de Gonzaga, na nabuhay noong 1568 hanggang 1591. Ang nakasuot asul na santong Jesuita na namatay sa murang edad na 23 anyos.
Ipinagdiriwang naman ang Town Fiesta dito tuwing ika-21 ng Hunyo. Alam mo bang nagkaroon ng alteration ang pangalan ng bayang ito dahil ang dati daw nitong pangalan ay may pagkasensual? Ang bayan ng Sasmuan sa Pampanga ay nanggaling umano sa salitang Kapampangan na Sasmo na ang ibig sabihin ay tagpuan. Kasing kahulugan din umano ito ng Pitagmuan o lugar tagpuan ng mga dato. Noong araw, dito umano nagkikita ang mga pinunong Kapampangan para sa kanilang mga pagpaplano laban sa mga Tsekwa na nasa bayan ng Guagua. Ang bayan na ito ay orihinal na binabaybay bilang Sesmuan o Sasmuan, kung saan una itong isinulat sa salitang Kastila ng hindi matukoy na misyonaryong pare noong araw. Na kung tutuusin ay pareho lang naman ang bigkas sa kasalukuyang pangalan nito ngayon, pero magkaiba ang magiging impresyon para sa first time reader nito. Sige nga po, itry natin. Para sa iyo na hindi taga rito, pakibasa po ulit. O diba, may negative impression na agad, considering na pangalan pa ng lugar yan ha, na wala namang kinalaman ng mga mamamayan nito sa kung ano paman ang ipinahihiwatig ng pangalan ng lugar. Ano kayang masasabi mo tungkol dito? Pakicomment ako nyan sa ilalim. Kaya sa bisa ng Republic Act No. 6976 noong January 15, 1991, opisyal na iwinasto ang spelling ng pangalan ng Sasmuan sa kasalukuyan nitong pangalan ngayon. Taong 1697 nang isinilang ang bayan ng Santa Rita sa Pampanga. Pero alam mo ba na hindi ito ang nauna nitong pangalan? Pinaniniwalaan kasing nag-evolve ito mula sa isang maliit na settlement na kung tawagin ay Gasak. Ang komunidad ng Gasak ay unang nagsimula sa Barangay San Isidro ngayon at dati itong bahagi ng Porac. Nang sumibol ang kasaganahan sa lugar ay lumaki rin ang populasyon nito na naging sanhi ng pag-e-expand ng sakop nitong lupain. Ang paglaki nga ng lugar na tinutuluyan ng mga Kapampangan at Tagalog ay nadagdagan pa ng mga bagong baryo. Ito ang mga baryo ng San Vicente, San Matias, Santa Monica, San Agustin at San Juan. Dahil dito, nagpetisyon ang mga residente upang humiwalay na sa bayan ng Porac, Pampanga. Kaya na kasi nilang maging isang self-sufficient na bayan. Sa proseso, unang nahiwalay ang simbahan noong 1771 at sinundan pa ng ganap na pagsasarili ng bayang ito noong 1779. Taong 1838, nang pangunahan ni Reverend Father Francisco Rayo ang bayanihan para sa pagtatayo ng kasalukuyang simbahan ng Santa Rita de Casia na matatagpuan sa Barangay San Jose. Nakumpleto ang simbahan sa termino ni Father Juan Merino taong 1868. Alam mo ba na sina Father Rayo at Father Merino din ang unang gumawa ng daan para pagdugtungin ang Santa Rita, Porac at Guagua? Ang pamayanan ng Gasak ay tinawag sa pangalang Santa Rita de Lele. Ang pangalang Santa Rita ay pinaniniwala ang nakuha sa kalapit na barangay nito, ang Santa Rita Bacolor. At hindi nga naglaon, ang pagkakakilanlan na ito ay lumaganap bilang Santa Rita de Lele. Ang San Simon, Pampanga ay may dating pangalang Barrio del Pilar. Ito ay itinatag ni Don Mariano del Pilar de los Reyes, na kauna-unahang naging leader din sa lugar noong taong 1770. Ang San Simon ay may mayamang agricultural location na katabi ng mga bayan ng San Luis sa Hilaga at bayan ng Apalit sa Timog. Karaniwang ikinabubuhay ng mga residente dito ay ang pag-aani ng palay at gulay, pangingisda at paghahayupan. Ang Barangay San Agustin ay itinuturing na sentro ng komersyo dito. April 21, 1771, nang isunod namang itatag ang kapilya ng Nuestra Señora del Pilar o San Simon Church sa Barangay San Juan ng mga paring Agustino. Naging simbahang bato ito dahil kay Fray Benito Obierna noong 1870. Hanggang sa dagdagan ng kumbento ito taong 1889 ni Fray Bernabe. Ang simbahan ngayon ay nasa pangangalaga ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga. Ang mga pinuno sa bayang ito noong araw ay nagsipagpetisyon at isinama sa kanilang pagiging independent municipality ang ilang mga bahagi ng San Luis at Apalit. Dahil sa kumpiyansa at potensyal na pag-unlad sa ekonomiya ng kanilang itatatag na bayan, ang Gobernador General ng Pilipinas na nasa kanyang pangalawang termino na noon, na si Simon Anda y Salazar,
na matatandaang ding nagdeklara ng Bayan ng Bacolor bilang bagong kabisera ng Pilipinas taong 1762. Ay inaprubahan ang petisyon ng mga mamamayan dito noong November 15, 1771 para maging opisyal na bayan sa Pampanga. Isinunod sa pangalan ng Gobernador-General ang pangalan ng bayan dahil na rin sa mga udyok ng kanyang mga malalapit na kaibigan at taga-suporta. At kanya ring itinalaga si Apostol San Simon para siyang maging patron ng bayan. Samantala, walang anumang impormasyon kung dati bang parte ng Apalit o ng San Luis ang Barrio del Pilar noong araw, na ngayon ay bayan ng San Simon. Kasagsaga ng Rebolusyon noong May 5, 1898, lang ang mga papaatras na puwersa ni General Antonio Luna, na papuntang Nueva Ecija sana ay sinunog ang simbahan at kumbento ng Nuestra Señora del Pilar, gayon din ang ginawa sa simbahan at kumbento ng San Fernando sa sumunod na taon. Taong 1979 naman nang maitaguyod muli ang simbahan ng San Simon sa pag-aambaga ng mga residente dito. Ilan dito ang pamilya ng Ibañez, Guevara, Santos, Punsalan, Puyat, Makapagal, Simbulan, Guarin, at Mangan. Dahil sa umiiral na Philippine Commission Act No. 942 noong 1903 hanggang 1904 para sa pagiging sentralisado at pagpapaunlad ng ekonomiya ng isang bayan, ang San Simon ay isinama sa bayan ng San Luis at naging name bearer ay ang San Luis. Taong 1907, sa bisa ng bagong Philippine Commission Act 1719 ay naging independent na muli ang bayan ng San Simon. Natukoy at opisyal na idinareklara noong 1920 ang mga hangganan ng teritoryo ng bawat bayan sa San Luis, Apalit at San Simon. Pero bago ito ay nagkaroon ng unang walong baryo ang bayan ng San Simon noong taong 1835. Nadagdagan pa ito sa mga huling taon ng 1940s. Sa kabuuan ay nagkaroon ng 14 na mga barangay ang San Simon na may ilang kahalintulad na mga barangay sa San Luis. Napanatili ng San Simon ang tradisyon at kulturang Kapampangan sa kabila ng mga unos at pagsubok na dumaan sa bayan na ito sa paglipas ng panahon. Kung ang bayan ng Lubao ay nanggaling sa mababang kalupaan, kabaliktaran naman ito ang bayan ng Bacolor. Makikita umano sa mga historical records na bago pa dumating ang mga Kastila o bago pa daw maitatag ng founder ng bayang ito na si Don Guillermo Manabat, ay meron na talagang komunidad sa lugar na unang tinawag na Bacolod, na ang ibig sabihin ay mataas na kalupaan o kapatagan. Dahil na rin marahil sa hindi mabigkas ng maayos ng mga Kastila ang pangalan ng lugar, ay pinalitan nila ito mula sa Bacolod ay naging Bacolor na ito sa mga talaan, katulad din ng mga iba pang mga bayan sa bansa. Opisyal na naging kabisera o kapitolyo ng lalawigan ng Pampanga ang bayan ng Bacolor noong 1698 hanggang 1904. Ngunit bago maitala ang mga taong ito, ay pinaniniwalaan ng historian na si Dr. Luciano Santiago na informally ay nagpa-function na ito bilang isang kapitolyo. Alam mo bang maliban sa Maynila, ay naging kapitolyo din ng ating bansa ang bayang ito noong okupahin tayo ng mga British? Ito ay sa dahilang nawalan ng kapangyarihan ng mga Kastila sa Maynila sa pag-anib nila sa mga Pranses. Dahil dito'y ginera tuloy sila ng mga Briton mula 1762 hanggang 1764. Ang resulta, napalipat ang Kapitolyo mula sa Maynila patungo sa Bacolor. Tumagal ng 1 taon at 7 buwan hanggang 1763 nang ilabas ang Treaty of Paris na naging sinyales ng pag-atras ng mga Briton sa bansa. Dahil doon, nanumbalik muli ang sentro ng kapangyarihan papunta sa Maynila. Opisyal itong kinilala ng Hari ng Espanya pagkatapos noon at bigyan pa ng natatanging pangalan na Villa de Bacolor noong November 9, 1765. Minalis lading dutong. Minalis siya impisamban. Sa Ingles, the lumber moved and so must the church. Yan na lang mismo ang mga katagang nasabi ni Kapitan Diego Tolentino habang pinanonood niyang inaanod ng tubig baha
ang mga pinaghirapan nilang mga kahoy na para sana sa itatayo nilang simbahan. Tinagurian ang bayan ng Minaling bilang ang egg basket ng Central Luzon dahil sa big time production daw nito ng mga ebon, o itlog at manok sa merkado. Pero alam mo ba na Minalis talaga dapat ang opisyal na pangalan ng Minaling, Pampanga? Ayon sa librong The Province of Pampanga and Its Towns mula 1300 hanggang 1962 mula sa tinaguriang Father of Kapampangan Studies na si Don Mariano Henson, nagsimula daw ang Minaling sa pakiusap o pag-acquire ng apat na mga founders nito sa dato ng Makabebe. Ang apat na founders na yon ay kilala lang sa mga inisyal na Mendiola, Lucum, Lopez at Intal. May kapirasong lupa kasi sa boundary ng Makabebe na gusto nilang tayuan ng settlement. Ibinigay naman ito ng dato at tinawag nilang Lakmit, ang maliit nilang komunidad. Hanggang sa palitan at tawagin naman itong Santa Maria bilang papugay sa mga asawa ng apat na founders na nagkataumpang pare-parehong nagngangalang Maria. Nakalatag na sana ang mga gagamiting kahoy para sa pagtatayo ng kanilang simbahan. Pero nang bumuhos ang malakas na ulan na sinundan pa ng pagbaha, ay nagpulasa ng mga nakasalansang mga troso at inanod sa isang maburol na lugar. Sa pakiwari nila ay may divine intervention na nangyari kahit inilipat ito kung saan nga nila itinayo ang simbahan ng Santa Maria sa lugar na tinawag nilang Burol. Mula noon, ang settlement ay tinawag ng Minalis. Move to sa Ingles o lumipat sa Tagalog. Nagkamali daw ng pagkakasulat si Kapitan Diego Tolentino noong itatagang bayang ito dahil imbes sa Minalis Minalin ang naisubmit sa mga Kastila na naging opisyal na pangalan tuloy nito noong August 27, 1614. Pero tila ba kontra ito sa mga dokumentong nasa pangangalaga ng Municipal Planning and Development Coordinator na si Ginoong Ricardo G. Santos ng Minalin. Aniya, ang bayang ito ay nanggaling sa isang malayan settlement kung saan pinamumunuan daw ni Can Bulaon ang bayang ito dati na siyang tagapagmana ni Prinsipe Balagtas. Dagdag pa niya, ang bayan daw ng Minalin ay unang tinawag na Tigip. Isang lumang salita na ang ibig sabihin ay full o puno dahil siguro sa maliit na lupain ito noon na tinutuluyan ng napakaraming tao. Maliit na lugar, overpopulated, puno. O posibleng dahil din siguro sa mga pagbaha sa lugar kaya tinawag na Tigip o napupuno ng tubig. Panahon ng mga Kastila nang pagsamantalahan daw nila ang bayang ito to the point na nirape nila ang mga babae dito. Binigyan pa nga daw ng bagong pangalan ng Tigip ang Mina Linda de las Mujeres. Dahil ito sa marami raw magagandang babae dito sa lugar na to. Grabe mga Kastila, no? Salbahe. Habang ang mga Chinese sa bayan ng Wawa o present day Guagua ay tinawag daw ang bayang ito ng Mina Lina Nela Muschele. Pero ang mga mismong residente sa lugar na ito ay pinaikli ang taguring ito sa pangalang Pinalina. Ang lumang komunidad ng Santa Maria kasama ang mga bagong baryo ng Santa Monica, San Nicolas, Santo Rosario, Santa Catalina, San Francisco, Santa Rita, San Pedro, San Jose, San Pablo, San Bartolome at San Vicente ay nagsama-sama at itinatag bilang bayan na ng Minalin noong May 4, 1700. Sa tulong ito ni Gobernador Francisco Crozat y Gongora at Kapitan Diego Tolentino na siyang unang naging pinuno nito sa 20 taon mula 1701 hanggang 1721. September 15, 1792 nang humuwalay daw ang ilang mga baryo sa Minalin at bumuo ng isa pang bagong bayan. Ito ang Santo Tomas, Pampanga. Pero dahil sa Philippine Commission Act No. 947 noong July 26, 1904, muli itong nagsama habang nasa ilalim ng Kapitolyo ng Lalawigan. 1909, nang permanente nang nahiwalay ang Minalin sa San Fernando at nagbalik sa pagiging independent municipality status, habang naiwan naman ang Santo Tomas hanggang taong 1952. Dito sa Pampanga, kung ang Lubao ang pinakamatandang bayan, syempre may pinakabata at yan ang bayan ng Santo Tomas.
Ang dating pangalan ng bayang ito ay Baliwag, na ang ibig sabihin ay late o tardy. Dahil daw ito sa mga umaatendang misa sa bayang ito nung araw, na palaging late kung dumating. Nanggaling ang Baliwag sa kanyang mother town, ang bayan ng Minalin. Naging independent municipality ito noong September 15, 1792 sa pamamagitan ni Gobernador General Felix Berenguer y Marquina. Natatandaan mo ba siya? Isa siya sa hinihinalang dahilan ng pagiging Marikina ng Marikina. May video tayo niyan kung gusto mong panoorin. Samantala, sa pagkakatatag nga nito ay kasabay naman ang pagpapalit ng pangalan ng bayan. Mula sa Baliwag ay naging Santo Tomas na ito, na isinunod sa patron ng kanilang simbahan na si St. Thomas the Apostle. Panahon ng mga Amerikano, January 2, 1905, nang muling nagsama ang Santo Tomas at Minalin. Pero silang dalawa ay nasa ilalim na ng pamamahala ng Kapitolyo ng Lalawigan, ang San Fernando. Kalaunan ay nakalaya ang bayan ng Minalin at nagbalik sa pagiging independent municipality. Habang umabot naman katulad ng iba pang mga lugar na may maling diksyon at pagkakatala dahil sa mga Kastilang yan, pinaniniwalaan ang bayan ng Guagua ay galing sa pangalang Wawa. Halal, ang unang pinuno ng Santo Tomas na sinasirang mayor, habang sabi naman ng iba, Gomez, ito daw ay laway o salaiba. Ang iba naman ay naniniwala na nanggaling daw ito sa salitang alwa, na ang ibig sabihin ay bunganga ng ilog o river mouth. Ayon pa sa mga historian, posibleng 1587 o 1590 umano ng pangalan ng Guagua na ng mga paring Agustino ang lugar na ito, bagamat dumating sila sa lugar para sa misyong i-convert sa pagiging Katoliko ang mga tao dito. Noong 1574 ay naroon na umano ang pangalan ng lugar bilang Wawa. Alam mo bang ang Betis District na nasa Guagua ay isang dating independent municipality sa Pampanga? Ito ang bayan ng Betis. Isinama ito sa bayan ng Guagua noong January 1904 dahil sa umiiral na Philippine Commission Act No. 947 na magpapalakas sana sa ekonomiya ng lugar, kung kaya pinagsasama ang dalawa o higit pang mga bayan at gawing name bearer ay ang malakas na bayan. Hanggang sa ngayon ay nasa ilalim pa rin ng bayan ng Guagua ang Betis bilang distrito nito. Ang Betis nung araw ay isang masaganang bayan nang wala pa ang mga Kastila. Pinaniniwalaan ang nanggaling ang pangalang Betis sa isang uri ng puno, ang Basha Betismer. Kilala ang mga residente dito magpasa hanggang ngayon sa husay sa gold and silver smithing, carpentry at iba pa. Sila ang mga unang kapampangan na naisulat sa mga dokumentong Kastila. Ang bayang ito ay isa sa pinakalumang settlement sa lalawigan ng Pampanga. Lumaban at nagsilbi bilang isang matapat na kaalyado ng mga Amerikano at mga Kastila. At speaking of Kastila, alam mo bang may isang kalye sa kabisera ng Spain na ipinangalan bilang papugay sa kanila? Ito ay ang Calle de Voluntarios Macabebes sa Madrid. Ang Macabebe ay nanggaling daw sa salitang kapampangan na bebe o baybay sa Tagalog. Tinutukoy nito ang baybay ng Rio de Grande de Pampanga o Pampanga River, kung saan namumuhay noon ang mga tao sa pangingisda at pakikipagkalakalan. Alam mo ba na sa baybayin nito ay makakakita rin daw ng mga corals at shells? Dahil daw dyan, tinawag silang mga makabibe. Habang ang iba naman ay naniniwala na ang makabebe ay ang tawag sa lugar na napapalagiran ng mga ilog. Sabi nila, ang Mexico Pampanga daw ay nanggaling sa salitang makasiko, na tumutukoy sa mga puno ng chiko sa lugar
ganun pa man. Dahil nga, hindi naman endemic o natural na tumutubo sa ating bansa ang mga puno ng chiko, ay pinapagpalagay ng ilang mga historian na dinala ito ng mga Mexicano sa bansa para marahil sa paggawa ng alak. Take note, hindi lang naman kasi purong taga-Espanya lang ang sumakop sa atin. May mga Mexicano rin. Libo-libong dayuhan kada taon daw noon mula sa bansang Mexico ang pumupunta sa bansa dahil sa Mexico-sponsored government o viceroyalty ng New Spain. Ang iba na may naniniwala na ang bayan na ito ay nanggaling daw sa tawag na siko o elbow na naglalarawan naman sa malasikong hugis ng mga kalapit na Abakan at Pampanga rivers sa lugar. Ah, baka kaya masiko. Trading post din nga din daw ito nung araw na tinatawag na Parian. Ito ay ayon sa mga records ng mga Agustino sa libros ni Gobyerno Eclesiastico noong 1581. At ayon din daw dito, ang pangalan ng Mexico noon ay Novo Mexico. Ang Novo ay lumang salitang Kastila para sa Nuevo o New sa Ingles. Habang ang Mexico ay tumutukoy sa bayan ng Mexico City sa Amerika. Sa makatuwid, ang bayang ito ay ang Bagong Mexico. Ginawa pa nga daw na Kapitolyo ang Novo Mexico sa bagong buong probinsya ng Pampanga noon. Ayon ito sa pagkakatala ni Fray Gaspar de San Agustin na tila ba na in love at first sight sa lugar. May kapre daw dito. Siya ay may tabakong sindi-sindi at sa sinag ng bilog na buwan, nabibilag siyang nakabikini. Yan ang sabi sa kantang Bilog na Naman ang Buwan ng bandang Tropical Depression na inilabas noong 1994. Dahil siguro yan sa mga puno ng balakat sa lugar na ito noong araw. Mabalakat o maraming puno ng balakat. Dati daw itong baryo ng Bambang na ngayon ay Bambantarlac. Walang eksaktong petsa ng pagkakatatag ng bayan ng Mabalakat. Maliban na lang noong taong 1712 nang maging independent municipality na ito. Samantala, si Loriana Tolentino ang kauna-unahang nanungkulan sa Mabalakat bilang kabeza de barangay noong baryo pa lamang ito. Katumbas ito ng barangay captain natin sa kasalukuyan. Naging city o lungsod ang bayan ng Mabalakat noong July 21, 2012. Pangatlo sa mga syudad sa lalawigan ng Pampanga pagkatapos ng Angeles City at San Fernando City. Binansagang ang Christmas capital ng bansa habang tinawag na Asia's Christmas Capital naman ng Cable News Network Inc. o CNN. Dito kung saan ginaganap ang taon ng Giant Lantern Festival. Ito ang syudad ng San Fernando sa Pampanga. Nagsimula ang kwento ng bayang ito noong July 17, 1754 nang lumapit kay Gobernador General Pedro Manuel de Arandia ang representative ng mga paring Agustino sa Bacolor at Mexico na si Don Joseph Versosa. Anya, hindi na ika kaya pang i-manage na mga ito ang dalawang bayan dahil sa lumalaking populasyon ng mga mananampalataya. Dagdag pa ang malayong agwat ng mga simbahan sa lugar na kalimitan sa mga kura ay naglalakad lang. Gayon din ang pangamba sa kanilang seguridad dahil sa lumalaganap na kriminalidad sa lugar. Kaya't kinakailangan na anya ng agarang aksyon para dito. At ang nakikita nilang paraan ay bumuo ng bagong bayan sa gitna ng Bacolor at Mexico na magiging rescue o aid town para sa Kaparian. Dininigang kanilang kahilingan noong August 16, 1754 nang inilabas ng Gobernador General ang Orden del Superior Gobierno, isang mataas na utusan sa paglikha ng bagong bayan na tatawagin ng San Fernando. Wow! Dala ang 200 taxpayers na taga Bacolor at 400 na taga Mexico. Sinimulan at sinuportahan ng mga mamamayan ang mga bagong kura paroko para sa kanilang bayan ng San Fernando. Espesyal ang pinanggalingan ng pangalan ng San Fernando dahil ipinangalan lang naman ito sa nooy hari ng Spain na si King Ferdinand VI. Si Don Vidal de Arrozal
ang unang pinunong nanungkulan bilang gobernador Silio sa San Fernando mula nang maitatag ito hanggang taong 1756. Ang gobernador Silio ay ang municipal judge, kapitan municipal o katumbas ng municipal mayor sa panahong kasalukuyan. At speaking of municipal mayor, alam mo ba na ang tinaguri ang founder ng Angeles City na si Don Angel Pantaleon de Miranda ay nanungkulan muna sa San Fernando mula 1795 hanggang 1796? Yes! At sa kanyang retirement, nagtayo siya ng kanyang hasyenda sa Barrio Culiat, San Fernando. Pagkatapos ng mahigit 2 siglong pamamalagi ng Kapitolyo ng Pampanga sa Bayan ng Bacolor, nailipat ito sa San Fernando noong July 22, 1904, magpasa hanggang ngayon. Naging ganap na city o lungsod ang bayan ng San Fernando noong February 4, 2001. Angeles City. Ang dating tawag sa siyudad ng Angeles ay Culiat o Netum Indicum. Isa itong uri ng halamang baging na marami sa lugar. Pinaniniwala ang nagsimula ang settlements dito taong 1796. Dati itong baryo sa ilalim ng San Fernando, Pampanga. Maraming petisyon ang naganap bago ito nahiwalay sa San Fernando at maging isang ganap na munisipalidad noong December 8, 1829. Ang pangalang Angeles ay pinaniniwalaang nanggaling sa 2 dahilan. Una ay sa salitang Kastila na El Pueblo de los Angeles o ang Bayan ng Mga Anghel. Ito'y bilang papugay sa Los Santos Angeles Custodios o Holy Guardian Angels na kanilang patron. At pangalawa, ang bayang ito ay tinatag di umano ni Don Angel Pantaleon de Miranda. Naging opisyal ang pagiging city o lungsod ng Angeles noong January 1, 1964. Ang Bayan ng Arayat. Isa sa pinakaluma at pinakamahalagang bayan sa lalawigan ng Pampanga. Walang eksaktong petsa sa pagkakatatag ng bayang ito. Pero di umano ay ito ay nanggaling sa salitang dayat o dayatan na ang ibig sabihin ay ang patubig para sa mga palayan o pwede ring ang dry season rice crops. Ang iba na may naniniwala na ang arayat ay isang katutubong salita na ang ibig sabihin ay ang silanganan. Ang arayat ay ang bundok alaya o eastern mountain at si Mariang Sinukuan. Kumakatawa ng pangalang arayat sa bundok at sa bayan nito. Ayon sa isang mananaliksik, ang arayat di umano ay hawak noon ng Kastilang Encomiendero na si Fernando de Arayat na nanggaling sa bayan ng Espanya na may katulad ding pangalan. Simula pa noong mga taong 1335 hanggang 1380, ang Barangay Palinlang ang unang naging sentro ng bayan nito noon na tinatawag ding Balayan ning Pambuit. Ang Barangay Palinlang sa Arayat ay dating tinawag na Balayan ning Pambuit. Isa itong sinaunang komunidad kung saan pinaniniwala ang nagmula ang Bayan ng Arayat. Sinong mag-aakala na ang lugar na ito nung araw ay magubat at tinitirahan ng mga katutubong aitas? Magalang. Ang Bayan ng Magalang dati ay bahagi ng Arayat. Naging independent municipality ito noong April 30, 1605 dahil sa request ng mga paring Agustino sa lugar. Ang Bayan ng Magalang ay unang tinawag na Magalo na nakuha naman sa salitang Kapampangan na Galo na ang ibig sabihin ay mabilis na daluyong na naglalarawan sa behavior ng Parawa River. Si Pablo M. Luciano ang kauna-unahang mayor sa Magalang noong 1863. May pinakamatandang bayan sa lalawigan ng Pampanga at ito ay ang Bayan ng Lubao. Tinaguri ang duyan ng Kamalayang Kapampangan. Piping saksi ang bayang ito sa pagsisimula ng sibilisasyon at mga pagbabago sa makulay na kasaysayan ng lalawigan. Ang pangalang Lubao umano ay nanggaling sa katutubong salita na lubo na ang ibig sabihin ay mababa. Ito ay dahil sa estado ng lupaing kapatagan ito na kadalas ay maputik at prone sa tubig baha.
Hanggang sa katagalan ay tinawag na itong lubaw o mababa. Habang ang mga inchik din daw, nakaparter ng ating mga ninuno, ay tinatawag itong yubaw. Nagmula daw sa isang maliit na komunidad ng mga Aita at Baluga na buo ang Imperyong Kapampangan na isa sa pinakamakapangyarihang kaharian ng mga Austronesian Malay na pinanggalingan nila Raja Sulaiman ng Maynilad at Lakandula ng Tundok. Napasuko ni Martin de Goiti ang kahuli-hulihang pinuno sa Lubao na si Datu Makabulos. Na-convert ang mga katutubo rito na karamihan daw ay mga pagano at Muslim. Ayon ang lahat ng impormasyong ito kay Dr. Rodrigo M. Sikat na may akda ng Lubao, The Cradle of Kapampangan Civilization na na-revised noong 2011. Samantala, ang bayan ng Lubao ay formal na kinilala ng mga Kastila bilang munisipalidad sa Pampanga noong May 5, 1572. Ang bayan ng Florida Blanca sa Pampanga ay pormerong nasa ilalim ng simbahan ng Lubao bilang isang settlement ng kanilang mga kaparian at una itong tinawag na hasyenda. Kasabay ng pagkakatatag ng maliit na kapilya ay pinalitan rin ang pangalan ng lugar bilang ang Hacienda de San Jose de Calampawi na itinatag ng mga paring Agustino noong 1823. Ang Hacienda ay may natatanging misyong ma-convert ang mga katutubong Aita tungo sa Katolisismo. Ang bayan na ito ay pangalawa sa pinakamalaking rice producers sa lalawigan. Tinagurian din itong Ampalaya, capital ng Luzon. Dito rin matatagpuan ang pinakamalaking planta ng asukal sa bansa na itinayo noong 1920s, ang Pampanga Sugar Mill o Paso Mill sa Barangay del Carmen. Isang malaking plantasyon ng tubo ang bayan na ito kahit noong panahon ng Kastila. Pinalitan ang pangalang Hacienda de San Jose de Calampawi noong 1867 ng El Pueblo de Florida Blanca. Ang pangalang Florida Blanca ay salitang Kastila na ang ibig sabihin ay maputing sampaga na tumutukoy naman sa matingkad at maputing uri ng bulaklak na kung tawagin ay pandakaki. May dalawang kwento tungkol dito. Ang una ay tungkol sa pandakaki na pinaniniwala ang sumalubong sa mga unang Kastilang tumapak sa lugar. Ito ay isang uri ng mabulaklak na halamang ligaw na lumalaki hanggang 8 talampakan. Gamit ito bilang lunas sa ilang mga karamdaman. Ginagamit din ito ng mga bata noong araw bago tuliin. Ang pangalawa ay bilang parangal umano kay Conde de Florida Blanca o Jose Manino na pinaniniwala ang bumisita sa lugar sa mga huling taon ng kanyang buhay noong mga unang taon ng 19th century. Ngunit walang patunay sa kasaysayan ng bansa tungkol sa pagbisitang ito ng Conde. Sa pangalan pa lang, alam mo na kung bakit masantol ang pangalan ng lugar na ito. Dahil maliban sa mangga at sampalok, masarap na lutong kapampangan ay ang isinigang sa santol. Ang mga puno ng santol sa lugar na ito noong araw ay ubod raw ng dami. Kung kaya masantol ang unang itinawag dito. May kwento ring isang Kastilang misyonaryo ang napadpad sa lugar na ito noon na galing sa mahabang paglalakbay. Sakay ng kanyang kabayo ay huminto siya nang makakita ng tindahan sa tabing daan. Tinanong niya ang tindera kung nasa ang lugar na ba siya. Sumagot naman ang tindera with confidence at sa wikang Espanyol pa ng Padre, todos dulces masantol. Sa paniniwalang, ang tinatanong ng pare ay kung anong klaseng prutas ang kanyang itinitinda. Nang marinig ang sagot ng tindera, ay agad na kinuha ng misyonaryo ang kanyang diary at isinulat ang mga salitang masantol bilang pangalan ng lugar. And the rest is history, ika nga. Pero alam mo ba na dati daw bahagi ng Makabebe ang Masantol? Tama ang iyong pagkakarinig. Dahil baryo o barangay ito ng Makabebe na binubuo ng mga lumang barangay ng Bulamos, Bebe, Kaingin at Nigi na nahiwalay sa pagtutulungan ng kanilang mga pinuno noong 1877. Ang bagong bayan umano ay tinawag na San Miguel, na pangalan rin ng simbahan ito.
inaprobahan ang pagiging bayan ng San Miguel ni Gobernador General Domingo Moriones y Murillo noong May 1, 1878. After 15 years naman, ay inilabas ang Royal Decree para sa pagkilala sa simbahan ng San Miguel sa lugar. Hanggang sa nakilala na ito sa tawag na San Miguel de Masantol at kalaunay ibinalik sa orihinal nitong pangalan bilang Masantol. Panahon ng mga Amerikano, katulad ng pagsasama ng Betis at Guagua, noong July 26, 1904, ang Masantol ay isinama muli sa Makabebe. Pero hindi katulad ng Betis na hindi na nagawa pang humuwalay sa Guagua, ang Masantol ay nabawi at nakapagsarili ulit noong 1907. Apalit. Ang pangalan ng bayan ng Apalit ay nanggaling sa ating pambansang puno, ang Nara. Formal na itinatag ang bayang ito sa termino ni Gobernador General Gonsalvo Ronquillo de Peñalosa noong 1582. Dati itong baryo sa ilalim ng Kalumpit, Bulacan. Ilan sa mga lumang settlement sa Apalit ay ang Sulipan at Kapalangan. Noong panahon ng mga Kastila ay nagkaroon ng apat na encomienda sa Apalit. Ito ay ang Apali o Pale, Kabambangan at Kapalangan. Kung hilig nyo po ang ganitong paksa, ito na po ang pagkakataon para mag-subscribe at tumutok sa mga iahandog pa nating pagtatanghal tungkol sa pinagmulan ng mga lugar sa bansa. Ako po si Yuan at ito ang Nung Araw Channel. Hanggang sa muli po, paalam!